Mga Hunters, pag-usapan natin yung uri nitong 20 cents USPI 1945 na pwedeng umabot sa 10K ang value. Okay, ito ulit tayo mga ka-hunters, nagbabalik. Kali may una yung ating pong hawak dito ay 20 centavos uncirculated po ito year 1945 po. Now, so, ilang taon lang naman ang merong maintenance itong mga 20 centavos na ito mga ka-hunters, no? Kung di ako nagkakamali, 1937 to 1945. Pero bago natin na pakita yan at talakayan yung value, na mataas ang value. Share ko lang muna itong isang struck through Greece Aero na BSP series coins 1996, no? Makikita mo naman at mababanaag mo yung kanyang date, no? Pero dahil nga sa kanyang error, no? Kaya nagkaganya po ang appearance nitong piso na ito at ganun din sa kanyang reverse. Yung iba ay napagkakamalang damage coin po ito, pero hindi po ito damage. Ito po yung legit na struck through Greece Aero. At kung mapapansin mo naman, maganda pa ang condition, eh. Diba? At kung presyo naman ang pag-uusapan nito, abaya, sa ganitong condition, pwede nga maipagbilihan, mapaipapalit, no? Sa kolektor na mahilig sa Aerocoin hanggang 500 pesos. At ngayon, magtungo tayo dito sa 1945D. Ang kanyang mint mark, eh, no? 1945D. 20 centavos. Sa reverse niya, makikita yung United States of America, no? At sa verse makikita yung word na Pilipinas at yung kanyang value na 20 centavos at yung babaeng nakatayo, no? Yung vulkan dyan, yung Mount Mayon po yung pinakikita na iyon, no? So ayan po ang ating coins at titignan din natin yan sa m.demista.com. Yan, 20 centavos kasi yung iba hindi pa nakakita nito, eh. Hindi kilala yung bariyang ito, eh, no? Mga 20 centavos. Ayan, no? Yung years niya ay 1937 hanggang 1945, 20 centavos. At ang kanyang composition, silver, ayan, 750 silver at copper, 250. So may halong copper, no? Silver, copper ang composition nito. Kaya maganda ang value nito, eh, kasi may silver siya. At yung timbang niya ay 4 gram lang, maliit. Magaang lang kasi maliit ito, mga ka-hunters. Ayan siya, no? Weight, 4 gram, diameter 21 mm, thickness 1.6 mm. At ayan, so makikita niyo dito yung kabuuan ng kanyang description sa Nimista, no? Palagi kong nire-recommenda ang m.nimista.com. Kung kayo ay may hahanaping coins, no? Karamihan naman halos nakalista dito, eh, no? Lalong-lalo na yung mga USPI, mga BSP series, mga NGC, kahit yung mga old coins. Nandito yan. So, ayan, DMS yung kanyang mint mark. Pag sinabing D, Denver po yun. Sa Denver po ang mint nun. Kapag S, San Francisco. At meron dito sinasabi na 1944 D over S. Yung mint mark, yun po ang rare. So, kinilala yung mint error na yun, no? D over S, mint mark, yun ang rare. Titignan natin mamaya kung yung frequency niya kung gano'ng kakonte, no? Ayan siya, no? American era ito, Philippine silver coins. Ayan. 1937, 1938. So, 1937, 6%, eh, at sa very fine condition ay halos 200 pesos na. Pinakakomo niya, pero ang hirap na rin kumuha ngayon yan kasi nga, eh, tagal lang demonetize ito, eh. Diba? At sa uncirculated, bibihira ka na makakakita. Yung 1938, eh, Manila Mint, no? Sa very fine, 208. At sa uncirculated ay 1,000. 12, 5% lang kasi itong 1938M. Ayan, no? Tapos yung 1941M, Manila Mint din, 5% sa uncirculated, 705 ang kanyang value. Tapos yung 1944D, 71%. Ito yung parang pinaka-common, yung 1944D.
sa circulated 279. Ano? Itong mga value dito mga kantes ay guide yan ha. Mga kantes, pwede nyo sundin niya kung kayo makikipag meron kayo niya at gusto nyo ibenta. Pwede nyo sundin niya pero kadalasan eh mas mataas. Lalo na't kung uncirculated ang inyong hawak. Ito yung sinasabi ko na S over stamp with D. 1.2%. Yan yung tinutukoy ko na pwede umabot hanggang 10,000 pesos. Ang isa kapag uncirculated condition kasi napaka-rare niyan eh. Mint error po yan at kinilala dito sa Nimista. No? 1944 D over S over stamp with D. 1.2%. Baka meron kayo pakicheck nyo. At pakipost sakali may online Facebook page para makilatis natin. At yung ating hawak 1945D, yan yung ating hawak 45%. Marami pero uncirculated yung ating hawak kaya nasa 300 na rin halos yung kanyang value, no? Kahit common yan, mahirap na pong makahanap niyan. Ah, kasi hindi na po umiikot yan. Maliban na lang kung bibili ka, no, merong kakilala, pwede mong bilhin o maihihingi mo, 'di ba? Kung collector ka, syempre appreciated mo yan. Yan, kung bago ka lang dito, mag-join. At pag nakapag-join ka, makakapasok ka sa aming group, chat. At dito naman, sa aming Facebook page, no? Huwag mo pong kalilimutang i-follow. At dito po kayo mag-post o mag-listing kapag meron po kayong ipakikilati sa amin. Ayan, so hanggang dito na lang ang ating info. God bless po.